Meron tayo ritong schematic diagram na nung unang diniscuss natin yung puro block diagram lang ang AM radio. Ngayon, schematic na ang ating tatalakayin. Ito ay binubuo ng dalawang section, isang RF section at isang tinatawag na audio section. Pag sinabi mong audio section, tinanggal na yung RF carrier. Yan mga paliwanag natin nung una, no? So ano yung RF carrier? Yun ang sasakyan ng ating mga information natin na sound o yung video information na sumakay sa ating radio frequency carrier. Yung radio frequency carrier natin yon ay gene-generate yun ng bawat istasyon. Kaya pagka nag-apply ka ng prangkisa na mag-ooperate ka as broadcast station, eh, bibili ka ng generator. Mura lang naman yon, milyon ang halaga. Okay, depende sa kilowatts niya o yung lakas na itatapon ng RF mo. Okay, punta tayo rito ngayon, no? Sabi natin, meron tayo yung RF section o radio frequency section. Kasama na pati yung IF doon, meron tayong tinatawag na audio section. So dito, yung sinasabi natin passband, pumasok yung ating passband signal. Dito naman, yung original na baseband signal na sumakay ay nandito na sa ating tinatawag na audio section. Okay, dito meron tayong antena na sinasabi. No? Paliwanag natin. Ito ang antena natin ito ay sa schematic, hindi ganito ang itsura niyan. Kaya sa susunod na episode natin, pakikita natin yung actual na itsura nito. So ito yung antena na ang trabaho ng antena natin mag-receive ng signal at ibigay dito sa ating radio frequency amplifier transistor. So ang ating antena ay mayroon siyang primary at secondary. Para siyang transformer din. So yung primary natin na sasagap, kakaroon ng transform, matatransfer dito sa ating secondary yung magnetic waves na sinagap nito, pupunta sa base ng ating transistor. Yung base natin, meron siyang dito yung input, no? Doon pumapasok yung ating signal, magkakaroon dito ng amplification. So, pag nagkaroon ng amplification dito, ibig sabihin ng amplification, yung signal mo ay ano, napataas niya, dating mababa, lumaliit, dahil masyadong malayo ang ating broadcast station, i-amplify niya. Pag in-amplify niya, dadali niya rito sa ating first BIFT. No? Ibig sabihin nun, IFT, no? SIFT pala, sound intermediate frequency transformer ito. Yan ang parang pinakakupling para sa susunod na na transistor na amplifier natin. Pag sinabi mong coupling, yun ang nagdudugtong. Okay. So, siya ay pangkaraniwa, transformer din siya, kung tawagin yan, ay IFT, Intermediate Frequency Transformer, na meron din primary, meron din secondary, at meron siyang ferrite core o carbon core na na-adjust. Pakikita natin yung actual din yan. Napipihit ito, no? Na-tune. Okay. Pag yung signal natin pumasok dito na malakas na, no? Dito ay makakaroon din ng parang lumalabas. Ito na yung primary nitong iyong oscillator, no? Tawagin nito, ito yung oscillator transformer. Pinatawag nila oscillator transformer, pero
kasi transformer din siya, meron din siyang pyrite, meron siyang primary, meron din siyang secondary. Ang pansin mo, mapapansin natin, itong IFT nito, ang kulay nito ay kulay pula na transformer na maliit, no? Doon sa loob niyan, meron siyang tinatawag na oscillator. Oscillator, no? Pag sinabi mo oscillator, ang oscillator natin ay meron siyang coil at saka capacitor. Yun, coil at saka capacitor. So, ano, pag silang dalawa ay nagtrabaho, no? Yung give and take nilang dalawa, magkaiba sila ng pagtatrabaho, magkakaroon ng oscillatory signal, no? Yung signal na para na rin vibration. Okay. So, ayan. Yung signal na na-produce nitong coil at saka nung capacitor mo na tinatawag nating kumisan tank circuit, tinatawag. Maraming tumatawag dyan, tank circuit. Ano, pag sinabi mong tank circuit, pinanggagalingan siya ng frequency. Yung tank circuit natin, kadalasan, kung tawagin yan, LC, no? Coil at saka capacitor, pinag-parallel. Okay, yan ang kanyang construction. Kaya ang trabaho niya ay mag-produce ng frequency, papasok niya dito sa pinaka emitter ng ating RF. Sa madaling salita, itong ating RF na ito, sa pagkakataong yon, magiging mixer na siya. Oo. Parang ano yan, parang tao yan na nag-iba ng anyo, no? Meron nagiging aswang, nagiging baboy. So, nagjo-joke lang tayo, no? Para maintindihan nyo, dati siyang RF amplifier, pag pumasok yung signal sa kanya na produce nitong oscillator mo, kaya na nagkaroon ng natikil siya, no? Nakalabit, no? Nakalabit siya, nagkaroon ng oscillatory action. Kuminsan, sinasabi natin oscillatory action, yung parang pabalik-balik doon sa ating kwan, yung electric fan, di ba? Oscillation, kung tawagin natin yun. Ito naman, napakabilis ng ano niya, pagbabalik-balik niya na signal. Sa pamamagitan nitong primary niya na pumasok dyan yung RF, natikil niya. Ano may natikil? Nakalabit niya, no? Na kalabit niya, alam niyo naman kung ano yung mga kinakalabit na natitikil, di ba? Okay. Kayo, iba iniisip niyo. Di ba, wag na tayo mag-isip ng gano'n. Medyo po, nagjo-joke-joke lang tayo. So, madalit salita, mapoproduce yung frequency dito. Ngayon, yung kanyang capacitor ay ano, variable, no? Hindi siya fixed variable. Napipihit siya. Siya ay ano, capacitor na napipihit. Dalawa siyang dito meron ding capacitor na napipihit din. Okay, pang antena. Kaya lang hindi nakalagay dito, no? Ayun. Kaya meron siyang ditong perforated lines o yung mga dotted lines. So, pag pinihit mo to, sasabay ito. Yan ang ibig sabihin ng perforated lines. Pag pinihit mo ito, sasabay din ito. Oo. Synchronize silang dalawa. Mechanically synchronized. Meron namang synchronize sa pamamagitan ng ano, ng time o kaya yung oras. Kailangan yung oras mo, pag alauna sa'yo, alauna na rin sa akin. Oo, yun ang ibig sabihin nitong ano, perforated lines o yung dotted lines. Okay? So, ayan. Pag nag-mix sila ang dalawa, mapoproduce yung tinatawag nating bit frequency. Para sila mag-asawa, RF, si kunyari si lalaki, oscillator, si babae, mag-mix. Pag nag-mix sila, ay ang tawag dun sa mixing of two frequencies ay heterodyning o super heterodyning. So pagka na
nag-heterodyne sila, mapuproduce na naman ang ano, isa na namang frequency na tinatawag nating intermediate frequency. Yun naman ang papasok na rito. Okay. So, sa umpisa, matitikil niya lang to para makagawa ng oscillator. Pagka nagkaroon na ng IFT, papasok na rito. Dahil yung RF, hindi makakapasok dito hanggat hindi gumagana yung oscillator mo. Sabi natin na ang oscillator ang siyang ano, magmi-mix kasi hindi pa siya mixer eh. Pumasok pa rito yung RF signal natin. Kaya hindi papasok dito. Halimbawa, nakatono ka, naka-select ka sa 530 na kung tawagin natin ay DCMM, hindi ito mag-a-accept. Mataas ang kanyang impedance sa 630 kHz. Kaya pag nag-oscillate siya, babagsak yung, magkakaroon na ng bit frequency na yung dati mong radio frequency carrier na galing sa istasyon, magbabago na siya. No? Kasi yung ating radio frequency carrier, may mga nakasakay doon na galing sa mga announcer, nagsasalita sila, sinasakay doon yung sound o yung audio nila o yung baseband signal. So, papasok dito. Ito ngayon ay zero, almost zero impedance na siya. Okay? Almost zero impedance na siya. Ibig sabihin nun, pasok na sa kanya. Ang impedance ay opposition na ginagawa nitong circuit sa pagpasok ng signal. Bakit circuit? Kasi meron siyang coil at meron siyang capacitor. Kasi ang circuit ay binubuo ng ano, components, two or more components. Okay. Kaya impedance ang tawag sa kanya, hindi resistance. So, magkakaroon na naman dito ng transformation ng signal. Palalakasin niya, papasok dito sa secondary. Ay, lalabas dito sa secondary, papasok sa primary, secondary. Magkakaroon ka na naman ng signal. Ano mangyayari? I-amplify uli ito. Sa pagkakataong ito, amplifier na lang siya ng intermediate frequency. Iko-couple niya uli dito sa transformer natin, no? Dito hindi ginamit ang capacitor as coupling o yung pandugtong kundi ano, transformer o IFT. Sapagkat bawat IFT niyan, naka-tune diyan sa 455 kHz. Ngayon mapapansin natin na nagbago na yung kanyang carrier frequency, 455 na sa pamamagitan ng heterodyning process. So dating nakasakay yung mga sounds ng announcer sa istasyon na yon na 530, lumipat na siya sa 455 kHz. Nakagit nyo? Simple lang naman ang huwag nyong pahirapan yung sarili nyo. Okay, ganun. I-amplify. So, pareho sila ng trabaho, ng operation, i-amplify pareho, lalong lalakas yung signal. Pagdating dito, i-couple na naman uli yung signal. Pag ano ba yung i-couple? Dudugtong niya. Hindi naman pwede i-direct dito dahil kinakailangan masala niya ang signal sa 455 kHz. Okay? So, pagdating sa secondary uli nito, primary, secondary, ito na yung diode natin. Ito yung diode natin ay isang detector diode. Pag sinabi nating detector diode, ay inaalis niya yung isang bahagi ng signal. No? O dito naman, inaalis niya yung RF, kalahati ng RF. Kasi yung ating kalahati nun, ay kung tawagin, ay sidebands, no? Yung kalahati na nasa taas ng signal mo, kung tawagin yon ay upper sidebands, yun namang kalahati, lower sidebands. Anong tatanggalin niya? Yung pabalibasa, baliktad dito. So, ang papasok lang sa kanya yung nasa lower sidebands o negative side. Ayun. Meron ka rito ngayong tinatawag na low pass filter. Okay, low pass filter.
Ang mangyayari dyan, pagpasok dito ng signal, palibasa, meron pa siyang kasamang RF, yung kalahati ng RF, tatanggalin nitong iyong low-pass frequency filter. Oo. Ano mangyayari? Yung kanyang high frequency ay i-drain niya sa ground at yung low frequency dadalhin niya sa volume control. Ito yung ating pinipihit na control, volume control. Kaya siya ay variable resistor. Papasok siya sa base, i-amplify niya. Sa pagkakataong ito, wala na siyang radio frequency carrier na 455 kHz o yung IF. O, yung IF natin, intermediate frequency, ano yun eh? Carrier pa rin yun. Carrier ng sound na galing sa istasyon. Unang carrier niya, yung galing naman sa istasyon na carrier frequency, pagdating dito, lilipat siya ng carrier 455. Ayun. I-amplify ng ating preamp, no? Yung unang pupuntahan ng ating signal, yung preamp. Susunod, yung second preamp natin, o driver, kung tawagin. Driver transistor, then pupunta sa dalawang transistor na kung tawagin natin ay push-pull transistor o power transistor, dadawa, para malakas yung drive niya at ang pagiging output niya ay ano, speaker. Nag-get nyo? Ngayon, merong pa siyang tinatawag na AGC, Automatic Gain Control. Okay. Ano yung Automatic Gain Control? Isang DC voltage na kinokontrol niya ang amplification nito. No? Itong transistor natin. Ito yung kinokontrol niya. Paano paraan niya kinokontrol? Sa pamamagitan ng biasing. Ano yung biasing? Forward and reverse. So kapag dito sa base, palibasa siya ay ano, NPN, kinakailangan ang base niya, pag tinaas mo yung DC voltage niya na positive, tumataas yung kanyang level ng amplification. Pag binaba mo, bumababa yung amplification niya. Saan ang gagaling yung DC niya? Dito nang, ito yung signal pupunta rito. Ano yun? Yun yung IFT. Pero yung i-bias niya to ng DC, dito galing siya. Ayan o. Ayan. Dito galing. Kaya kapag ka ang na-detect niya yung signal na malakas, no? Malakas yung lalabas dito na signal. O lalabas dito DC na, no? So ano yung DC? Nagbabago. Ibig sabihin, kapag ka malakas ang signal, wow, malapit ka sa istasyon, malakas ang signal mo, kukontrolin ng ating tinatawag na DC bias sa base to. Kaya babaksak ang amplification nito, hihina siya. Ibig sabihin hihina, tatama siya. Dahil masyado malakas eh. Baka sa ano, babawasan niya yung lakas sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng mababang bias voltage. DC, no? Hindi na signal ang papasok dito, kundi DC. Okay. So, pag-aaralan din natin yung bias-bias na yan dahil baka hindi nyo naintindihan. Susunod, paliliwanag natin yan. So, yun ang tinatawag na AGC voltage. Ano ba yung AGC voltage? Voltage na, kung tawagin natin yun ay AGC, Automatic Gain Control. Okay? Ngayon, para ito mag-operate, nangangailangan siya ng DC voltage. Ano yung DC voltage na kailangan niya? Yun ay galing sa istasyon. Sa power supply. Sorry. Merong nakita akong ano eh, parang tinatawag. Galing sa power supply. Kaya dito, hindi pa natin nababanggit yung power supply. Susunod na episode natin, paliwanag natin yung
power supply, pati yung tinatawag nating bias, no? Ano ba yun? Cut-off bias, forward bias, at reverse bias. Okay. So, yung bias na yan, yan ang nagbibigay ng lakas na amplification sa bawat transistor, no? Bawat circuit, kung tawagin yan, bias. Pwede niya rin ibaba ang level ng kanyang amplification sa pamamagitan ng bias. Pagbabawas at pagdadagdag ng bias voltage, yun yung nandoon yung sinasabing forward and reverse bias. Pag pareho naman siya, kung tawagin cut-off bias. Paliliwanag natin yun para hindi kayo masyadong malito. Dahan-dahan nating paliliwanag yun. Okay, ito na yung parting speaker natin. Pagka ito na process na, no? Na i-convert na into power na audio, ito na pupunta na. Sa Makati, dito sa section na ito, ang tawag dito ay audio section, ito naman ay RF section. Kaya pagka nagto-troubleshoot ka, una mong aalamin kung anong section ka. Alimbawa, naririnig mo lang ay hissing sound. Walang, di ka makaselect. Maari ang problema mo ay nasa oscillator. Kasi yung hissing sound na naririnig mo ay, ang tawag doon ay noise o unwanted signal. No? Magandang pumapasok. Maaring ang oscillator mo, may diferensya, o kaya yung napihit. Oh, napihit ito, kaya hindi ka maka-receive. Kapag ka ang dead set naman, maaring sa power supply ka pumunta, o kaya dito naman sa kwan, sa audio section. Pag dead set siya, tuturo ko sa inyo yung mga technique kung alin dito sa dalawa. Kaya dito sa dead set, mag-i-inject ka ng signal dito, ng katawan mo, pipindutin mo lang, may maririnig ang signal, sound. Toot, ibig sabihin, yung small amount ng vibration ng katawan mo, ina-amplify nito, makatuwid. Di ka napupunta rito, narinig mo na yan, hinalukay mo pa to, mali. Dito ka napupunta sa RF. Okay, yan ang ating maisishare na ngayon. At abangan nyo sa susunod nito. Ito muna ang tinututukan natin para maintindihan nyo ang flow. No? Okay, maraming salamat po. Ito uli si Mr. Eddie Reyes. Huwag nyo naman kalimutan i-like sa YouTube, subscribe nyo para medyo lumakas naman yung ating mga nakikinig at saka maraming gusto matuto. Lalo tayong gaganahang magpaliwanag. Marami pa tayong mapapaliwanag. Marami pa kayong matututunan sa akin. Thank you very much.